Maraming reklamo talaga, pero kung minsan kasi, ayun nga, walang cash, tapos yung hindi qualified, nagdadala ng sangkatutak na kabarangay, maraming turuan eh. Pero ang pinag-uusapan nga natin, i-digitize na. Lahat ay magkaroon ng QR code. Tungkol sa iba't ibang mga bills, tungkol sa AIC, sa 4Ps, at sa iba't iba pang bagay tungkol sa DSWD. At alam natin na napakadami pang issue sa mga programa ng DSWD. Gusto natin ayusin para hindi mahalo yung politika, walang sinasabing favoritism, at sadyang makatugon sa problema ng lumalaganap na kahirapan sa ating bansa. Mayaman na nga ang Pilipinas at umaasenso sa ekonomiya, pero marami pa rin Pilipino na iiwan. Kaya't eto nga yung tinitignan natin, yung 4Ps program, kung paano palalaganapin. Kasi merong mga nakakalimutan o naiiwanan, katulad ng mga bedridden seniors at yung mga severely challenged na PWD. Matagal ko nang sinasabi, wag nang gawing conditional cash transfer. Unconditional na yan. At yan ay utos ng ating Panginoon. Nasa Biblia yan. Pangalagaan na lang yung matatanda at yung may kapansana na hindi nakakapagtrabaho. Para sa akin, dapat tutukan yan. Isa pa, ang problema natin, pinagpipilitan ng ating DSWD at ng lahat na makapag-graduate sa kahirapan, na umahon na sa hirap ang mga 4Ps. Pero nakikita natin sa haba ng panahon, kasi 2007 pa nag-umpisa yan, bakit kukonte ang nakakapag-graduate? Yan ang dapat tutukan natin at alamin. Dahil kung titignan yung 4Ps program, ang tinitignan lang natin dyan, yung mga pamilya na may mga anak na minors, under 18 years old, at dalawa lang ang palatandaan, vaccination at magtapos ng high school. Yun lang. Pero walang sinasaad na kailangan maghanap ng trabaho, kailangan na mag-umpisa ng hanap buhay, kailangan na i-upgrade ang kaalaman at magkaroon ng diploma. Walang ganon sa magulang. Kaya't ito ang tinututukan natin at pinipilit ko na sana magkaroon ng iba't ibang exit strategy. Hanggat maaari, mag-graduate na kaagad, sabay, bago na naman na mga magulang at pamilya ang makikinabang sa 4Ps para tuloy-tuloy ang tulong sa iba't ibang pamilya. Huwag nang mapako 2007 hanggang 2024, yung ibang pamilya nakalista dyan, mahirap pa rin. Ano ba naman katagal-tagal na panahon? Hindi, ang sinasabi namin, baka magdagdag, iniisip ko lang na maraming dinidiscuss tungkol sa senior citizens na alam natin na bedridden na, wala naman nag-aalaga. Abay, sino mag-aalaga nun? Eh, wala naman sila sa 4Ps program. Pagkat alam natin na yung 4Ps para sa mga bata, di ba? Sa mga pamilyang may mga batang anak. So, there are so many problems. Pero, marami ring inspirasyon. Katulad nung 4Ps nanay na na-refer sa adult education. At ngayon, bookkeeper na, may trabaho na. So, yun ang dapat idagdag. Dagdagan natin yung 4Ps para sakupin niya yung iba't ibang uri ng kahirapan at matugunan ng pangangailangan ng iba't ibang mahirap. Hanggang ngayon, yung DSWD, walang maayos na sistema pagdating sa... Hindi naman, kasi yung 4Ps, yung design ng 4Ps, para talaga sa vaccination at saka sa edukasyon. Pero hindi niya sakop yung trabaho, entrepreneurship, adult education ng magulang. So maganda naman, idagdag yon. At para sa akin, dapat tugunan na rin natin ang tanging problema ng ating mga bedridden seniors and others who require unconditional cash assistance. Ma'am, si Senator Go, gusto niya mas i-clarify yung AIC. Ay, ganun din. Lahat tayo gustong i-clarify yan. Kasi aminin ko, nung umpisa, kontra AIC ako. Kasi parang ang labo-labo.
At nag-umpisa siya sa burial assistance. Pero nakita ko, nung panahon ng pandemya, kailangan talaga magkaroon ng mas maluwag or emergency assistance. So it became more and more important, and the value of AIX became most apparent during the pandemic. As a result, I think while we have to establish parameters, we need to allow the DSWD also some leeway for determining emergencies. Kasi napakadami na ngayon yung natural and man-made emergencies and disasters, burial assistance, educational assistance. Yun nga lang, suriin nating maigi para yung hindi nagkakapatong-patong. Sabi ko nga kanina, bakit yung medical assistance dyan sa DOH, kamukha nung sa DSWD, kamukha ng PAGCOR, kamukha ng PCSO, parang magulo. So gawin natin may sequence at may konting procedure para maliwanag. Ang nagiging patas, ba't hindi nagagamit sa politika itong AIX? Eh yun na nga yung sinasabi ko din na ako at lahat tayo hindi dapat nakikialam sa listahan. Ang listahan ay DSWD talaga. Ma'am, kasi meron siya sinabi kanina, di ba, yung sa dagupan, ba't hindi siya pwedeng pumasok? Bakit yung kagaya niyo? Siguro dapat siya ang interviewin ninyo. Hindi ko alam eh, wasn't there eh. Pero you were surprised, no? Nagulat kayo habang sinasabi niya na bakit ako hindi ako pwedeng pumasok? Bakit yung iba nakakapasok? Senator Annie, pwede. Hindi lang naman ako, lahat naman na pumapasok. Ako talagang inoobserbahan ko mag-iigi kung ano nangyayari, lalong-lalo na dun sa emergency funding kapag disaster. Kasi nga, problematic yan eh. Yun nga, kanina, yung isang senior citizen representative sinasabi, dapat magkaroon ng listahan. Tama, dapat magkaroon ng listahan. Pero pabago-bago yan. Pag may lindol, bago na naman. Pag may sunog, iba na naman. Kaya nga, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, bilib pa rin ako sa DSWD kung paano nila nagagawa. Ang hirap-hirap ng trabaho talaga at padami ng padami ang ating mga emergency. Pero sa experience nyo, hindi naman kayo na-discriminate. Ha? Sa experience nyo, hindi naman kayo yung parang... Parati naman may problema sa disbursement. Ang NCR, halimbawa, nung last year pa, talagang parating sinasabi, walang cash. So, yun ang problema talaga. Pero hindi nyo na-experience yung sinasabi ni Senator Bongo na pagdating sa... Hindi, kasi ako masyado nakialam eh. Nakikialam sa mga lista-lista. Basta may mga DSWD activities, andun ako kasi chairman ako. So feeling ko, kailangan ko talaga mag-participate para makita kung ginagawa yung trabaho nila. Hindi kayo nagsasubmit ng list? I never. Pero ma'am, kung validated na yung listahan, bakit daw pinaghihintay pa na about? Hindi ko alam kasi yung mga sitwasyon na yun. Hindi lamang yung pag-re-release, talaga yung parameters. Kaya nga nagka-hearing. Kaya nga kahit kami-kami lang ang nandito, tayo-tayo lang ang narito, pinagpilitan ko kasi ayoko matambak unang-una ng trabaho. Ikalawa, talagang importante na to kasi nagiging political issue, papasok tayo ng eleksyon, ayoko mahalo ang tulong sa tao sa pamumulitika. Ilan dapat balik daw eh? Eh, yun nga, maraming reklamo talaga. Pero kung minsan kasi... Ayun nga, walang cash, tapos yung hindi qualified, nagdadala ng sangkatutak na kabarangay, maraming turuan eh. Pero ang pinag-uusapan nga natin, i-digitize na. Lahat ay magkaroon ng QR code, magkaroon na ng digitization ng mga beneficiaries at magkaalaman kung sino nakatanggap, sino hindi nakatanggap, sino nasa lista, sino hindi qualified. Para hindi na maghirap, lalo pa naman ngayon sa panahon ng init, mahi-heat stroke yung pabalik-balik at nakabilad ng mga seniors. Kawawa naman.